Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, di ko maiisip na mangyayari ito. Webe Santo, walang paghuhugas ng paa. Webe Santo, walang bisita iglesia. Webe Santo, pagmimisa, walang tao sa simbahan. At mamayang gabi, Webe Santo, walang pupunta sa simbahan para magkumpisal kahit kami mga pari ay umupo sa kumpisalan. Webe Santo, ang mga Katoliko nasa bahay, nangyari na ba ito? Ang katunayan, mga minamahal kong kapatid, ay napag-alaman kong mababaw pala ako. Kasi nung tinatanong ko, has this been done before? Has this happened before? Ang sagot pala ay, opo, nangyari na po ito. At nangyari na po ito noong unang Passover. Sanay na po tayong marinig yung unang pagbasa. Pero anong sinabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron? Sabihin mo sa mga Israelita, pumasok sila sa kanilang bahay. At yung dugo ng tupa na iaalay ay ipahid sa kanilang pinto, at kapag dumaan ang anghel ng kamatayan, nasa loob kayo ng bahay, may dugo sa inyong pinto, ako ang magliligtas sa inyo. In the first Passover, the Lord told the Israelites, stay home. Hindi sila nakapunta para magsama-samang sumamba, at hindi nila nakasama yung pari sa bahay nila. Pero sabi ng Panginoon, diyan lang kayo sa loob. Sa loob ng bahay, basta lagyan nyo lamang ng dugo ang pinto. Anong sabi niya? Ako na ang bahala sa inyo. Yun yata ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi tayo makapagdadamit ng mga santo, hindi tayo makapaghugas ng paa, hindi tayo makapag-alay-lakad sa manawag. Ang lahat ng ito gawain natin kapag Webe Santo. Ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon, have faith. Kaya lang, nitong mga nakaraang panahon, where was our faith? We had faith in our faith. May tiwala tayo sa ating tiwala. May tiwala tayo, may pananampalataya tayo sa mga dapat nating gawin. Ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon, it is not your faith in your faith that will save you. It is your faith in me that will save you. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, wala kayong dapat gawin. Ako ang bahala. Kasi kapag kayo ang bahala, patay kayo. Kapag ako ang bahala, ililigtas ko kayo. Maliligtas kayo hindi dahil magaling kayo magtago. Maliligtas kayo sapagkat ako ang magtatago sa inyo. Maliligtas kayo hindi dahil kayo ay malusog at malakas. Maliligtas kayo sapagkat ako ang inyong kalusugan, ako ang inyong lakas. Maliligtas kayo sa loob ng inyong bahay, sapagkat ako ang magliligtas, hindi kayo ang magliligtas sa inyong sarili. Nasaan ang ating pananampalataya? Ngayon, hinuhugasan tayo ng Panginoon. Ang ating pananampalataya baka ay nasa ating sariling pananampalataya. Ngayong hindi natin magawa yung gusto nating pananampalataya, the Lord says to us, now
I can be your God. Ako ang bahala. Stay home. Pagdaan ng kamatayan, itatago ko kayo. Hindi kayo ang magtatago sa inyong sarili. Nangyari na ba ito? Nangyari na po. At gusto ng Panginoon na mangyari ngayong Huwebes Santo 2020. Holy Thursday, washing of the feet. Walang washing of the feet. Wala yung mga kinatawan ng pamayanan na magiging apostol. Pero ano ba talagang nangyari ng Huwebes Santo? Ang tunay na nangyari ng Huwebes Santo, bago yung paghuhugas ng paa, una, hinubad niya ang kanyang panlabas na damit. Pangalawa, nagtali siya ng tuwalya sa kanyang baywang. At pangatlo, lumuhod sa harap ng mga apostol. Dahil masyado tayong nakafocus sa washing of the feet, hindi natin napansin itong tatlong pagkilos na ito na napakahalaga, sapagkat yung pagtatanggal ng kanyang panlabas na damit ay sumasagisag doon sa kanyang pagtataob ng sarili. He emptied himself and took the form of a slave. Yung pagtatali ng tuwalya sa kanyang baywang, yun ay tanda na niyakap niya ang ating pagkatao, na hindi lang siya bumaba sa langit na maluwalhati, niyakap niya ang lahat ng masakit sa atin, mabigat sa atin, ang lahat ng pinagdadaanan natin, itinali niya sa kanyang baywang, itinali niyang pumalibot sa kanyang katawan. At pagkatapos, lumuhod. Lumuhod. Bakit napakahalagang pansinin yon? Sapagkat yung manlilikha, lumuhod sa harap ng kanyang nilikha. The Creator God kneels before His creature. Kapag lumuhod ka sa harap ng isang tao, pwede kang sipain. Pwede kang tadyakan. Wala kang kalaban-laban kasi nakaluhod ka. At yon ang ginawa ng Panginoon. He emptied himself, embraced humanity, and knelt before his creature. So ano ang pinapaalala sa atin ngayon? Na ang Huwebes Santo ay hindi tungkol sa gawain ng tao para sa Diyos. Ang Huwebes Santo ay tungkol sa ginawa ng Diyos para sa tao. On this day, Holy Thursday, we are being invited not to do things for God. Rather, we are being invited to allow God to do His love for us. Evangelization is not telling people what to do. Evangelization is telling people what God has done for us. At ngayon, na hindi tayo makapag-alay-lakad, hindi tayo makapunta sa simbahan, hindi natin magawa yung mga ginawa ng ating mga ninuno, ngayon sasabihin ng Panginoon sa atin, ngayong wala na kayong gagawin, siguro mayroon na kayong panahon para pagnilayan at unawain kung ano ang nagawa ko para sa inyo. Kasi masyado kayong busy sa gusto nyong gawin para sa akin. Hindi nyo na naintindihan ang tunay na ginawa ko para sa inyo. Pumunta agad kayo sa hugas ng paa. Nakalimutan nyo na yung pagkilos ko bago yung paghugas ng paa.
You became so concerned about doing things for me. But I don't need that. I only need you to understand what I have done for you. And even if you spend your whole life trying to understand what Jesus has done for you, you will still not be able to understand it. That is how much God loves humanity. Ang Huwebes Santo ay hindi tungkol sa pagkilos para sa Diyos. Ang Huwebes Santo ay pagkilos ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. At hindi natin ito sukat maintindihan kapag patuloy tayong nagnasang ako ang kikilos para sa Diyos. It is not what we have to do. It is rather what God has done for you. Ano ang tagubili ni San Pablo? Iisa lang. Remember. Tingnan natin ang salitang yon. Remember. Nakikita ba natin yung memory? Hindi. Sapagkat ang memory ay gawain ng kalooban. It is our inner self that remembers. Remember the words, "This is my body, this is my blood." Just keep on remembering. Not just with your head, but with your heart. Not just with your heart, but with your total self. Just remember. Wala kayong dapat gawin. Itong quarantine na ito ay nag-aanyaya sa atin. Just sit down as the apostles did. Just sit down. You don't have to do anything. Inside closed doors, I will love you. Ngayong Huwebes Santo ng quarantine, isang katangi-tanging Huwebes Santo ang ibinaya sa atin ng Diyos. Ulitin ko, biyaya ng Diyos ito. At yung mga kabataan, tandaan ninyo, ikwento ninyo ito sa inyong mga anak at magiging apo na noong Huwebes Santo ng 2020, tinuruan kami ni Jesus ng tunay na Huwebes Santo. Stay home. Ako bahala. Kapag ikaw ang bahala, delikado ka. Stay home. Ako ang bahala. Ako ang magtatago sa iyo. Ako ang kalusugan mo. Ako ang magtatanggol sa iyo. Hindi ikaw. Stay home. Be still as I pass by and know that I am God. Just sit down and allow me to unfold the mystery of my love for you. This day, Holy Thursday, is not about you doing things for me. I don't need that anymore. This Holy Thursday is me loving you, doing everything for you. And you have been missing my message all these centuries because you were so busy doing what you want to do for me. Just sit down or kneel down and be alone. And remember. Remember with your heart. Remember with your soul. And let the memory of Holy Thursday bring you into tomorrow with much hope. Kahit ganito ang pinagdadaanan natin,
Maganda ang kinabukasang naghihintay sa atin, sapagkat ang Diyos ng ating alaala ay Diyos din ng pag-asa sa kinabukasan. Remember, let God love you. Stay home. Bahala siya.